10 seconds remaining. Radiant team picked. Radiant team picked. Dire team assassin. Huck. Yon. Shout out sa mga nanonood. Welcome back. Good. Morning! Good morning! Morning na, guys. Shout out sa mga nanonood dyan and share nyo na yung live stream natin. Mag-umpisa na tayo. Ano bang laban to? Hellraisers versus Team Spirito pala to. Best of three. Best of three, yes. Iba nga yung round robin nila, best of three, no? Oo, lahat. Hindi best of two yung puro round robin. Puro CIS pala to, no? Yung tournament na to. Shout out, watch up! Shout up! Shout out! Shout out kay Tag Sneak. Nanonood dyan. Share mo na, boss. Yan. And tingnan natin itong laban na ito. Mainit-init din to. Hellraisers versus Team Spirit. Yung mga Betlords dyan, matik nanonood dyan eh. Yeah, for sure. Mga Betlords sa mga nanonood dito, matik na matik yan. Shout out sa 94. Yan, going up pa. Going up pa. Tataasin nyo pa yung ating viewers. Yan na, flex nyo na yung ating share batch natin dyan. Yon. Ang lamig eh. Nyx para sa Hellraisers. Snap bar kasi open plus kinounter siya dito ng Nyx plus Puck. Tingko denied pick to sa Team Spirit and piniknalag agad nila dito yung Lone Druid. Lone Druid ni ILTW, hindi ako nagkakamali. Oo, dating nag-OG to, nag-standard sa OG. Nung wala pa si Ana, nag-take a break. Sa side naman ng Hellraiser, kung makita mo, medyo different yung roster nila. Nandiyan si Roger, dating Virtus Pro. Kaya nga eh. So, yung mga experience ni Roger dito, mga papamahaging na dito sa Hellraisers. And nandiyan din si Panic. Si Panic. Isa sa mga legendary Navi players. Oo. Last dating mga TI4, TI3. Yan, nandiyan TI3, si Panic. Mga panong kasama pa si Dendy, yes. Si Kuro, si Poppy, si Havox. Si Havox yung Karen ng Navi. Pero alam ko coach na lang yata yun, yung caster. Sa RU. Sa mga Russian. Ayan guys, mga Lodi. Ano to? Best of three. Shoutout kay Glenn Laguna. Yun. Share mo na, boss. Glenn. Oo. Abang magagawa ka pa dito sa ating stream. Shoutout sa 1, 2, 3 viewers natin na nanonood. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yung kanina hindi natin na na sabay-bayan kasi na 2-0 yung kalaban ng Virtus Pro. Oo. Last ng Virtus Pro ngayon since nung Mad Moon. Maganda ng performance din nila. Even though di sila nag-champion, maganda pa rin yung placing nila. Oo. Third place. So not bad, lalo na sa upcoming major. Kasali sila with that new lineup. Kasama si Kuman. Kasama Kuman din si Zayak, dating Navi. Well, they perform very well. Kahit naman dito sa tournament na to eh. So, sabi nga natin, 2-0 sila kanina. Maganda. Maganda din placing nila. Pero itong laban natin na to, hindi pa yata nagkatapat tong dalawang to eh. Oo. Kaya pareha sila na taga CIS, no? Tingin ko sa group stage. Itong, parang nagkatapat na to. Kung diyan nagkakamali. Group stage ka dito? Sa dati, win strike si Roger. Kumbaga, parang nag-disband yata yung win strike. Then, siyempre, yung mga ibang teams doon, mga ibang players, naghahanap ng panibagong team. Oh. Siyempre, gusto naman nila mag-explore, di ba? Maganda naman yung napuntaan ni Roger dito. May mga experience pa rin naman yan. Si Panic, ayan, si Miposhka, tapos si Nyx. Pero siyempre, itong Team Spirit, may experience din. Oo. Nasama sila sa Bukabel Minor. Last minor natin yan. And, kaso nga lang, tinalo sila ng Geek Fam. Kaya hindi sila nakapasok ng playoffs. Pero ito, tingnan natin kung makaabawi dito yung Team Spirit. Di naman sila nag-iba ng roster. Yan pa rin yung roster nila. So, ay, hindi. Nagpalit sila ng isa eh. Nawala si Ghostik. Ang pinalitan dito si Nongrata, dating Win Strike. Pero alam ko nung Bukabel, yan. Kasama na yata siya eh. Yan na yung roster nila. Wala na si Ghostik nun eh. Nung Bukabel Minor eh. So, hindi nga sila nagpalit noon ever since. So, ito, malalaman natin. Mukhang nakakuha na nila yung
yung formula. Mm. Malalaman natin yan. Pero Life Stealer for Hellraisers. Ganda niyan. Pwede siyang mag-invest kay Pac. Maganda rin mag-invest kay Nyx. Lalo na pag nahuli na dito yung Lone Druid, na hindi siya mapag-bear form. Ito talaga yung key nila para mapatay nila dito yung Lone Druid. Di lang siya mapag-bear form. Kasi once na mapag-bear form siya, sobrang hirap siyang patayin. Tsaka maganda din yung Life Stealer dito. Kung man kukuha dito ng AoE na stun itong Team Spirit dahil nga meron silang Snapfire, may reach dito yung Life Stealer. Para hindi siya matamaan ng Mortimer's Kisses. Uh-huh. But Rubik, ang ganda ng Rubik pick dito, no pre? Oo. Ang dami. Stun ni Nyx, plus Coil ni Pac. Then, tingin ko mas maganda. Warning Rift din, maganda. Oo, Warning Rift din. Warning Rift, maganda rin yan. Lalo na may Arcane Supremacy dito yung Rubik. Yung Nyx stun dito, so, lalong tatagal with that debuff amplification. So, Parisian. So, paano kayong plano nila? Ba't sila nag-apa dito? Ano? Dual lane with the Life Stealer. Maganda rin siyang, actually, maganda rin siyang dual lane against kung mag-offlane man tong Lone Druid. Kasi CIS, kasi sobrang, ang tawag doon, parang, Lone Druid nila lagi, offlane. Offlane. Oo. Hindi nila napapansin ko sa CIS. Hindi nila kina-carry Lone Druid. Hindi nila kina-carry minsan. Katulad nun sa Gambit, si Shachlo yata, yung offlane yata nila nun. Ginagawa niya Lone Druid na kay anong build nun? Damage type. Damage type pa rin. Parang tatlo silang carry. Parang tri-core sila. Tingin ko parang ganun yung plano nila dito eh. Sa bagay, kung... Pero yun eh, sinasabi natin yung AoE na disable. So, kung ma-tempo ni Life Stealer dito na magkakroning Pieces Boy, makapindot siya agad ng Rage. Mm-hmm. Diba? Well, nonsense na yung Mortimer's Kisses combo dito ng Team Spirit. Pero tingnan natin, mga sir, ha? Ba't kaya nag-apa dito yung Hellraisers? Tingin ko may plano dito mag-ano eh. Mag-morphling siguro Hellraisers. Magdo-dual core yata sila dito. Ah, yeah. Pwede rin. Or Alke, mga ganun. Hindi ko makita ba't nila pinik tong Ancient Apparition dito sa Hellraisers eh. Tingin ko, di naman sila mag-alchemist. Siguro kasi out of meta na rin kasi Alchemist. Sobrang dalang na lang akong makita ng Alchemist sa meta na to. Kumbaga parang G-strat na lang yun or kaya work ng isang team eh. Pero mid-pack na kaya to. Tingin mo, o pwede pa naman mag-offlane eh. Ay, hindi. Ano na to? Tingin ko offlane pack or mid-pack to. Kasi may Nyx Assassin ka ng 4, obviously. Tapos 5 pa na Ancient Apparition. Matik na, no? Kumbaga, obvious na yung draft dito ng Hellraiser. Kumbaga, itong pack na lang, di pa decided kung ano, kung saan siya maglilane. So, tingnan natin dito, binanila yung Nature's Prophet ng Team Spirit. Team Spirit, mong tingin yata nila dito magki-carry nga itong loan. Ay, magmi-mid yata yung Lone Druid. Pwede rin, oo. Nag-pick sila ng, nag-ban sila ng Nature's Prophet dito. Panghuli, no? Kumbaga, global map presence, plus magtitipi lang kahit saan dito yung Nature's Prophet, mahuli man yan dito yung Lone Druid. Well, easy burst down, plus meron pa ni Kasasasin. Oo. Uy, nag-ban ng Doom. Ano yung plano nila dito? Ba, expect nila pack mid to, no? Di mag offlane pack to. Okay. So, medyo weird yung last draft. Ay, last ban dito ng Team Spirit, ha? Actually, yung boat. Kasi Nature's Prophet. Oh, Nature's Prophet din, eh. Pwede rin siyang mag-tress. Pwedeng pack mid. Pero, kumbaga, kulang sila ng lockdown dito. Burst. Ito na. Abaddon. Okay. Leaning... Pwedeng lane against Life Stealer pag na open wounds ka, pwede mo siyang i-debuff. So, ano nga to? Mid na Lone Druid. Mid na Lone Druid. Tapos Faceless Void Sapling. Mid na Lone Druid. Ang tanong dito, ano kayang pantatapat ng Hellraisers dito? Kasi tingin ko, kahit pack, hindi niya malilainan yung Lone Druid eh. Oo. Yan lang ang feeling ko ha. Kasi wawasakan niya lang sa mid to eh. So, tingnan natin kung paano mag-a-adjust dito ng Hellraisers. Shoutout sa mga nakabit dito sa laro natin na to, guys. Oo. Ayan. Saan tayo tataya, mga boss? Gandang. Di ko alam kasi di pa... Kumbaga, mga tier 2 teams to ng mga CIS eh. Taya ka sa wetting doon. Marami pa. Ang mga pumapalag sa mga tier 1 team, Navi, yan. Virtus Pro rin. Medyo maganda rin nagiging performance nila. Sabi nga namin kanina ni Kyle. Ang maganda din yata performance dito sa... So tournament na to, nakita ko lang ano si. Nakalimutan ko. Ano team 'yan? Tiningnan ko kanina itong tournament na to eh. Pero mga taga CIS lang po ang kasama dito. Mga taga CIS lang po. At
Virtus Pro, maganda yung standing nila eh. Mm-hmm. Pero meron pang isang team na maganda standing, nakalimutan ko lang kung ano yun eh. Pero Hellraisers, mga nagdadala yung isip sila dito kung ano yung pipick nila. Pero feeling ko talaga may plano sila mag-morphling dito eh. Oo. But let's see kung ano bang ipipick nila dito mga sir. Aba dun, sobrang boss din na hero niya na. Kaso, pag natamaan ka ng A-plus, walang bisa dito yung borrowed time. Hindi ka makapag-heal dun sa return damage. Tingin ko pang ano lang to eh, pan-dispel lang to ng ano, silence siguro ng back org. Or itong Nyx Assassin, yung mga stun ni Nyx. Lalo na yung Spy Carapace, nakaka-bosset talaga. Oo. Pinag-iisipan pa ng Erasers dito nung ipipick nila. Shoutout sa mga nanonood dyan. Ito na! Haskar! Okay! Pa-Haskar, no? Sa bagay, may sense din. Kaya nga sila nag-pick ng APA dito, parang denied pick kung pipick man dito ng Team Spirit. Oo. Pag na-Haskar sila, no? Pag na-Ice Blast kasi Haskar. Mawawala yung Berserker's Blood. Walang heal. Dali na lang patayin eh. Oo. Wala rin siya lifesteal forever. Ayan. Shoutout, best of three. Yes po, best of three po yung laban natin na to, guys. Oo. And hanggang mamaya tayo dito. Na ano nga eh, no? Napaaga. Diba 2 a.m. to dapat? Oo. Mabilis lang yung laban eh. So, overall draft, pero acting ko on paper, mas maganda dito ng lineup ng Team Spirit. However, magandang pitasan dito ng Hellraiser, lalo na pa nag-online dito yung Huskar, Lifestealer din. Then, mag-provide yung pack dito ng magandang decent space kung mahirapan man dito yung Lifestealer. Pwede siya mag-rotate. Kumbaga, Nyx Assassin, pwede rin siya mag-rotate. Sa all around the map, kumbaga, may map presence din dito yung Nyx Assassin. Pag maganda yung nabibigyan niya ng space din dito sa offlane niya. Oh, feeling ko itong dalawang heroes na ito magiging key factor sa early. Itong Nyx Assassin tsaka Pak eh. Mm. Para mabig and also yung Huskar din. Kasi yung Huskar, kalingan, lone druid. Oh. Kaya niyang baragin yung bear eh. Oh, pwede niyang durugin talaga dito sa gitna eh. Mm. So for sure, itong three heroes ang Hellraisers. Itong Pak, itong Nyx Assassin, itong Huskar. Magwawala lang sa mapa yan. Meanwhile, itong Lifestealer magpapar. Pero ito na guys, game number one. Sobrang init. Kapun, nagpa-meeting daw sa Puslo nun. Di ako nakapunta. Oh, ako rin eh. Di rin ako nakapunta. Kala ko nakapunta ka naman. Tatanong kita. Pumunta ako pero late na. Parang sinabi lang sa akin na mag-interact ka lang sa page. Yun. Yun lang yung payo niya. Mag-interact ka lang sa page. Kumbaga kahit sabi natin nagtatrash talk ka tayo ganyan. Kumbaga nakipag-interact tayo sa mga people dyan. Yun. Shoutout sa mga nanonood dyan. Welcome, welcome mga sir. I-share nyo na yung live stream natin. Huwag na muna kayong matulog dyan. Baka naman natutulog na kayo. Oo. Mga may pass pa dyan. Lalo yung mga graveyard shift dyan. Mga nanonood, naka-break. And tambay mo na kayo dito habang siyempre kumakain. Alam ba, kayo ba mga sir, ano bang tingin nyo dito sa laban natin na to? Hellraisers ba to? Team Spirit? Siyempre, sila din may mga opinion eh. Di tayo mawawalan ng mga opinion guys. Lahat, yun na yun, Nomad, HR daw. Ayun, sabi ni Nomad. Si Nomad po yung isa sa mga commentator sa sa ibang bansa. Oo. Yan. Sabi niya daw, HR daw siya. Pero maganda nga naman yung pick nila dito. Kasi tingin ko, Team Spirit, pag napahirapan yung boy dito, mahirap silang bumawi. Oo. Lalo lang pag wala siyang item dito, okay, magkukoronas for ka dito, plus Mortimer's Kisses, pero wala kang physical damage, wala kang pambarag dito kay Huskar. Oo. Lalo na sa late game. Tsaka pakalay niya sa lane. Bosset to. Why post daw? Why post? Bosset yung ano, yung FB dito pag pakalay. Sa silencing mo lang yan, hindi makatime mo. Hindi niya matatime mo yung mga dinamage mo sa kanya. Erasers number one. Oo nga, sabi na nga ba, ito nga yung nakakita ko eh. Nakalimutan ko eh, sa isip ko eh. Oh. Shoutout kay Erwin Gerard Tatad. Tsaka kay Pam Tran. Hey! Ano to? Malaysian. Malaysian ba? Malaysian girl. Hi, hi, hi. Thailandese yata. Pwede rin Thailandese. Shout out to you. You enjoyed the live stream, okay? But pakilala na natin for the side of Hellraisers, Nyx the Lifestealer. And may posh ka naman para sa Asian Apparition. Scanny sa kanyang Huskar. Roger sa kanyang Nyx Assassin. And syempre si Panic sa kanyang pack. Side naman ng Team Spirit, Misha naman para sa Snapfire, ng Grata para sa Abaddon, Ergon para sa Lone Druid, ILTW para sa Faceless Void, and si Immersion naman para sa Ruby. Oy, nagkakakita na dito ah, Hellraisers ha. Talo dito sa side ng Team Spirit, ang nakatago dyan sa may three lines.
Kata si Life Stealer, tamang kaya puno lang, oh. Kaya lang na puno. Pabuto niya talaga. Kumbaga, kuha lang siya ng information, tsaka lalo na it's daytime. So, mas malawak yung vision niya dyan ni Fever. Oh. Ayan, kaso kita rin siya dun sa vision ng yes. Team Spirit dito. Oo, oh, ano, kaya lang na puno dito. Uy, nakakuha agad din ng grata yung hapos dito, ah. And, magka 2-4-2 bounder rin sang yata siguro mangyayari dito. Kasi di naman pwedeng mag-solo dito yung Peaceless Void, plus may harap pa Nyx, may stun lang siya dito, kumbaga mabuboset lang kung malalapit dito siya LTW. Oh, tama, nagpa-fake pump lang dito si Roger. So, si Roger, guys, ha, isa to sa mga... Ay, nakuha nung bear yata. Oo, nakuha nga nung bear. Nakuha yung bear? Nakuha... Nakuha ba nung bear? Ah, hindi nakuha. Hindi. Nakuha ni Posh. 2-4-2 pa rin. Kala ko nakuha nung bear eh. Sobrang laking factor nun, no? Oo. Pati yung bear kasi, kaya yung kumuha ng ano ngayon eh, runes eh. Tsaka makapag-tipi ka pa. Makapag-tipi din. Ayun, no? Napaka-pogi na yan, no? Pogi? Kumukha na yan, no, tol? Sino ka mga? Naka-shades, no? Oo. Stig. Oo, stig na yan. Pero kalina dito, Askar. Ang Askar kasi, sobrang OP ngayon. Yan yung pub stamper ngayon, guys. Askar, lalo na kahit sinong ka-lane, magmumorde lang, lalo nung pag marunong mag-armlet tagel. Tagel, oo. Sobrang hirap patayin. Napakahirap, walang pang-counter. Halberd lang siguro, or mga ano, apparition, bezel, ganyan. Bezel din. Isang OD, factor din kasi. Oo, oh, OD din. Lalo na, kaso, pag early phase din, mas lamang pa rin yung Askar. Pero late game-wise, lamang yung OD. Oo, masakit talaga yan. Guys, lalo sa mga pub games, pag mayroong kakalaban na Askar, oo. Makikita mo yung mid mo, 0-3 na sa gitna. Expected mo na yun kapag Askar na yung kalin mo dito. Okay, so level 2, Berserker's Blood. Oo, inner fire pa siya. Ayaw niya kumuha ng spear, ha? Kasi nga, may ano kasi yun eh, percentage sa buhay mo, di ba? Pag binabato mo yung spear, oo. So masasaktan ka rin. Parang double edge. Hindi mana dependent siya. Health line, health region yung habol mo. Shoutout sa mga nanonood, ha? Uy, oh, shoutout doon sa'yo. Okay, Emery pala, shoutout sa'yo. Share nyo na yung ating live stream. 158 viewers. Napagod na. Nanood kasi Civil War yung mga viewers natin dyan eh. Yung mga ibang viewers natin. Mga Betlord sa tulog gising ngayon. Ayun ah. Yung bottom lane. Tingin ko ayun naman lane na ito na aba doon. Turn next assassin. Oo. 1-2 naman ito eh. Ayun. May providing naman na harassment dito si Mipotka. Pwede niyang haras-harasin dito si Immersion. Ito si Immersion pala dating Gambit. Oo. Dating Gambit yan. Last season. Yes. Dating Gambit ko, si Immersion, ha? Kumbaga, sila-sila lang din kumukuha sa mga players, eh. O, parang Chinese lang sa CIS lang. Meron lang pool, tapos kung sino available, yun ang kukunin nila. Yun, no? Pero ito, ha? Wala pa tayong masyadong engagement. Wala medyo, ano? Medyo static ang lane natin kasi ang mahirap talagang pumatay dito. Wala pa masyado levels, eh. Pero last hit twice lamang dito yung Lone Druid. 11-2 against 7-3 na Huskar. Usually kasi Huskar siya pwedeng mag-box out dito sa mga leaning. Pero given na may bear, hindi siya basta-basta ang abante, basta ng bagya. Tsaka focus yata, hindi, saan pa lang naman. Kala ko po, kasi minsan yung Huskar focus nila, mga ras eh. Di ba? Hindi sila focus on the farm eh. Gusto nila mga ras lang ang mga ras. Pero siya, hindi niya naman kinuha yung kanyang burning spear eh. So, tingin ko, paparman niya lang tong gitna na to. Tsaka kumuha din siya dito ng inner fire para din, para ma-secure niya dito yung isang creeps. Yung range creep. Range creep, di ba? TP na sa baba. Dito yung snap. Ay, sa mid pala, nag-TP. Ako, delikado dito si ano, ha? Si Scanny. Scanny. Pero yan yung burning spear. Ah, may bote naman siya. It's okay. Pero hindi siya nagpapagal dito ng fairy fire. Goods na yun. At least nakapag-survive, nakapag-stay pa rin sa lane. Yan talaga, double bracer lang, palag-palag na yan. Ang hirap ng patayin yan. And Misha, mukhang yung rotation niya dun eh, panakot lang dito kay, ano, kay Askar. And pupunta agad siya dito sa may top lane. Meanwhile, sa baba nung grata, medyo maganda naman yung pinapakita niya dito. Kaso nga lang, kumbaga paresa sila ng farm ha. Changing blows lang eh. Napaparm lang sila, farman lang. Bugbugan lang. Kakalmutin lang niya, aalis lang dito siya ng grata. Kakalmutin lang dito ni Abaddon, out lang muna siya. Dahil meron din siyang Curse of Avenor. Naman niyang masilence dito. Oo.
nakakatakot din yan pag nasa Highlands ka talaga. But ako, di na ako Baitlord. Gising pa rin ako. Eh, ako, Android ka eh. Android 16 ka eh. Pero Roger, time walking by LTW pero may spike carapace. Pero looks like first blood pa rin yata. Ay, wala. Dinabol, mga sir. Kulang. Dinabol, mga kaibigan. And Roger, ha, pinapangitaan na dito. Ganyan ang nangungulit-ngulit lang, no? Offlane. Ay, yung position for, no? Ulit-ulit lang. Kahit namamatay pa tayo. Pero middle lane! Uy! Ang kuna to! Ah, yun. So, patay pa rin. Kulang. First blood para dito kay Ergon, ha? So, dito sa kanyang lone druid. Wala makunat sa dalawa. 2v1 yung... Kumbaga, 2v1 yung situation na ito, eh. Lalo. And then, spirit bear, parang hero na din. Oo. Lalo na pag early game pa lang, talagang mahirap talaga yan. Mm-hmm. Lone druid mid. Parang dalawa nga yung ka-lane mo. Okay. So, sumilip lang. So, mauna pa rin yung X-Assassin dyan pagkuha ng bounty. Kasi dito, dapat ito si Scanny. Talagang pinipressure niya na dito sa Ergon eh. Parang ginagawa niya, nagpa-farm din siya oh. Farm man lang. Hindi siya makalabi dun sa amo eh. Oo, marurot kasi siya. No? Panic! Wala siyang skill! Hindi nag-warning rip, hindi na ganun. Wala, cooldown yung kanyang base ship doon, tsaka illusory orb. Kinulang. Si Roger dito, naka-indy, sayang no, patay yung kanyang pack. Naka-indy, wala sila tuloy makukuha dyan sa top lane. So yung nagpanikin Cookie Plus yung Scatter Blast. Sobra sakit kayong manggaras nung Scatter Blast. Parang pwede kang i-bail out sa lane eh. Yes, ang galing no Rubik, kinating creep wave. Kaso nga lang nung Grata. Okay. Wala yata siyang mapupuntahan dyan. Pero meron naman siyang Apotic Shield and Roger nag- rotate na dito sa gitna. Ang oy, nice stun. Pero walang follow up. And yung bear talaga, nakakaboset. Yung Savage Roar kasi, may Savage Roar din yung ano, yung amo, di ba? Oo. Katulad yan. Ayun, patay agad dito si Scanny. Plus yung Rubik nag-rotate. Oo. With that feed ball. So, secure pa rin yung kill dito kay Ergon. And yung bear dito, parang di pa yata namatay o namatay yun. Matay yata yung bear. Nakarasamon lang yata. Oo, nakarasamon lang. Nasunog, pero Askar dito nahirapan ha. Uh-huh. Sa middle lane natin, ang ganda ng mga ginagawa ng support dito ng Team Spirit. Yung Rubik pati yung Snapper, hindi nila inaayaan mag-snowball dito yung Askar. Kasi alam nila mahina yung Askar pag walang item. Uh-huh. Lalo na pag 3v1 situation, early ganks, mukhang kailangan talaga i-shutdown talaga dito yung Askar. Uh-huh. Tsaka yung kanina din, like, alam ko nag-cut lang ng creep wave dun si Rubik. Parang kumbaga, call yata yun ng Lone Druid. Eh, no? Oh. Ah, Lone Druid. Oh. Kasi low life din dito si Askar. Oo. Oh. Kumbaga, kinat niya yung creep wave, tapos TP agad siya sa mid, no? Or hindi, pumunta siya, pumunta no? Siya, oh. Pumunta siya, no? Ito, bottom lane, Nyx. Kasi Nyx naka-base boots na, and he will go for the Mortigan. Kaso nga lang, si Misha, nakapatay niya yung courier dito ni Piposhka. Itong Grata. Ganda ng magic wand niya doon kasi nag-i-spam kasi itong Potic, no? Okay, ang Potic. Oo. Sulit. Anong tournament to? Parmesan? Eh, Parimatch. Parimatch. Pair match. Parimatch. Parimatch. Pair match. On the CIS region, mga sir. Parimatch League. Only on CIS. Yes. Bago tayo mag Civil War, ito muna, sir. And also, may minor din tayo, guys. Oh, sa March 5. March 5. Malapit na. Malapit na. Chronospear. Oh! Kinumit sa baba, mga sir! Nyx! Mamakataasan ba siya dito, but the bash is there. Medyo masakit, guys. May limp ang kasama. Galing dito kay Rubik. And Piposhka, siya naman ngayon ang susunod. One more right click. Masasilence pa dito yung apparition. Ay, hindi nag-pop. Pero mukhang... Di sumabog. Nandiyan si Panic, ha? Oo. Uy, boy pa rin si Piposhka. And nandiyan ay silent si Panic pero Ergon! Pinatay si Roger dyan sa may gitna! And Immersion is still alive! May Apotic Shield si Nungrata! Ang hirap mapatay! Muntik na mamatay dito si Immersion pero salamat sa Diyos! Merong Apotic Shield dito si Nungrata pero si ILT Bubble sobrang agresibo kahit wala siya bonus spear dito! Grabe! Tama ka dun! Ang ganda ng pressure dito ng Team Spirit! Makita natin level 5 pa nandun yung pack! Naparotate na agad siya! Dahil kailangan niyang tumulong talaga. Wala pa siyang coil. Let's see Scanny dito, yung Askar ha. Ay! Lalabanan na ba? Naku, tatalunan siya patay mga sir. Plus meron pang Scatter Blast. Plus yung root pa. May root pa. Grabe, dobles regados talaga. Dob! Ay! Roger oh, grabe yung bear oh. Ginagyan guys! Pero wala.
Grabe si Roger dito. Oh, bumaril. Kaso wala pa rin talaga, Misha. Bawat naman. Bawat rin dito. Bawal matil. Oh, matil, boss. Wala matil. Eto si Lifestealer, going for Morde talaga. Hindi naman niya kailangan kasi dito ng flash farm ng Maelstrom. Kung baka siya talaga may bakbakan dito kay Faceless Boy, plus kay Abaddon. Lalo na pag nag-deso siya dito and most likely mag-babasher siya. Ito na ang problema, pressure. Pero ganda no yung bill, ha? May cookie. Cookie snapper, pero wala na. Hindi nahahabol dito yung Hellraisers. Pero yung pressure na pinoprovide ng Hellraisers dito, Darkstar, ha? Mahirap talaga. Oo, tsaka early snowball din kasi dito kay Ergon. Yun yung maganda. Shutdown mo yung Huskar dito. Hindi naman, nag-host lang siya sa farm. Usually, Huskar, nagro-rotate yan sa mapa pag maganda yung nakuha niyang early advantage. Pero sobrang suffered niya eh. Hirap po. Oo. Napahirapan niya yung Huskar dito. Tapos may double damage pa si Ergon. So most likely, pwede sila mag-push ng tower. Sulitin nilang dito yung double damage ng Bear. Kung ba ganyan, dalawa sila mag-pa-farm eh, no? Huskar pati Lifestealer. Oo. Split sila ng farm. Oo. And yung Lifestealer man, well, hindi naman sa... Okay lang naman yung farm niya. Pero maganda. Grabe kasi yung providing pressure din pag akalin mo dito is Abaddon. Tsaka maganda yung item choice niya, Armlet. Kasi alam niya, pressure niya yung Huskar eh. Kung mag-maelstrom pa siya, tatagal pa lalo yung ano niya. Magiging passive siya. Diba? Oo. Pero tingnan natin kung gagawa ng way dito yung Hellraisers ha. Mukhang may balak naman sila dito. Habang itong Sinix pre-farm pa rin naman just sa top lane. But the problem is yung Void din. Same good for Void. Pre-farm na pre-farm din. Na-deny pa ni Abaddon yung Tore. Bosset talaga. Pero sa baba, ay, panic, narot, napakasakit. And then si Roger dito, kailangan na mag-out. Naagaw pa yung impale dito, ha? Rubik, meron siya impale. Pwede niya i-stun dito si Roger, kaso wala siyang vendetta. So hindi siya mapag-out. Pero Roger, hindi yung server yata. Yung server niya. Siya. Maaga nila nagpe-pressure ha. Oo. Yan ang maganda kay Rogue Druid pag ganyan no. Maaga talaga nagpe-pressure talaga. Early pressure. Sa mapa. Ay. Naku po, Roger. Nag-pop na siya ng Spy Carapace dito. Patiki dito si Panic. Wala siyang... May coil naman pala siya. Oh, na coil. Yung bear. Pero may resummon dito yung Rogue Druid. Mga sir, ready for round 2. Dito yung Team Spirit. Pero fortification. Ganda nung pagka-porte nila dito. Pinoprotektahan lang nila yung catapult. Pero nandiyan yung Illusory Orb ni Panic. Pero hindi pa rin sila makalaban. Ayaw nilang lumaban kasi wala rin Dream Guard dito si Panic. Parang na-wasted time lang. Nakuha lang niya yung Bear pero hindi naging worth it eh. Oo, may power yung kapalit. May Chrono pa nga dito yung si RTW. Hindi pa pinapap, no? Pero yung ano next na ay yung ano nila, yung Lifestealer nila, ang ganda ng ginagawa. Early pressure. Oh, ang jungle lang siya dito sa Team Spirit. Jungle side pero still yung Team Spirit dito nagpo-provide pa sila ng pressure. Oo, oh, ganyan talaga continuous pressure. Kita mo si ano, Huskar oh. Armlet na. Tingnan natin kung sasama na ba siya. Kaya niya naman eh. Basta may armlet lang kasi inahabol siya ng Bear. Ah, may haste lang pero expire na. Ay, uli. Ay kaso. Uli Rubik. Patay yata dito yung Rubik mga sir. Pero nandiyan yung cookie still. Patay pa rin. He will get the kill. Pero yung bear lumalaban. Nandiyan yung inner fire. Uy! Pero yung savage roar. Kita mo naman sinong krata dyan. Just tanking the damage dito ng Hellraisers. Eh meron pa siyang ay wala siyang ano. Wala siyang ultimate dun. Oh, dun nag-choke ang Team Spirit mga sir. Parang hindi worth it yung ginawa dun ng Team Spirit. Parang nagbigay lang sila ng kill dun. Lalo na nag-ice blast dito si Ancient Operation dito kay Abaddon. Tinangkin niya yung damage eh. Pero still, hindi pa rin enough para mag-deal out. Yes, ang kita mo yung Huskar nun. Nakakuha lang Mordi. Lumaban agad. Oh, talon-talon lang. Wala nakakatautan yan. Basta alam na yung ginagawa niya. Killing spree for Panic. Ito na yung snowball. And ang ganda na naman yung stun. Yung bear, walang resummon yan ha. Walang resummon si Lodi. Ay, nako. Walang bear si Koya mo Ergon. And ito na ang iniintay ng Hellraisers. Ah, meron na. Kaka... Oh, meron na. Cooldown lang pala. Anong grata ha. Wala pa siyang borrowed time. Pero pati si Nyx dito, naka-mordi. Dalawang mordi yung kain. Dapat nilalabanan. Panic! Hindi na nakapag-illusory out. Narot siya doon. Napakaswerte naman ni Ergon. But still, itong Hellraisers, nakakasabay na sila. Itong Huskar, nakakuha lang ng Mordi. Pumalag eh. Pumapalag na. Parang call na nila yun. Okay guys, meron na ang Mordi. Pag nag-overstand sila,
papalagan natin yan. Dadarakin natin lahat yan. Yum, 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 yum. Pero yum, hindi pa tayo nakakita dito nung combo nung Team Spirit dito. Yung Paces Void. Yung Snapfire. Oo, yung Chronosphere rin to. Snapfire. Mortimer's Kisses. Yun ang maganda nating abangan dito. Medyo partida pa eh. Kumbaga, kulang sila sa damage at that point. The Paces Void, wala pa siyang Maelstrom at that time. Well, si Snapper naman, okay. Magpa-farm lang siya dito sa may jungle. And maganda rin siya, meron silang wards dito sa may jungle side nila. Secured. So, secure talaga nila. Secure talaga nila yung mangyayari dito. Oh, Ergon, mataba naman yung bear. Magde-desolator siya dito. Maganda dito, mabilis nilang bumasik ng Taotore. Pero same goes for Hellraisers din dahil meron nga sila Lifestealer and Nascar. Lalo na pag nag-deso dito si Lifestealer. Kaya nang ngat-ngatin dito yung tankiness tsaka yung tower. Tingin ko, unahan lang talaga to, boy. Oo. Unahan lang. Pag naunahan ng pack yung Paces Boy dito, may chances talaga sa teamfight. May chances talaga to. Shoutout po pala kay Kuya Nick. Shoutout kay Boss. Oo, sige, Kuya Nick. Silipin mga kuya mo. Kaso nakakuha sila dito na tier 1. So, mukhang nagkaka-momentum na dito yung Hellraiser. Makayate Stampers na. Oh, lagot ka saan? Lagot ka saan sa All-Star? Yabong mo naman. Ito, tingnan natin ha. Mm-hmm. Pwede mag-Roshan, pero mahirap din. Risky din. May Paces Void kasi dito sa side ng Team Spirit. Kasi pag na-lockdown sila, tas Mortimer's Kisses, talagang kulong sila. And may damage output din dito yung DPS damage ng Mortimer's Kisses. Oy, yun lang! Namatay si Immersion. Matay si Immersion dito. Ito na. Lab, Mike. Meron. Ano ba? Pero si Scani. Bigyan din ng Mortimer's Kisses. Kitrono combo na. Oo. Chrono Spear combo na siya dito. The first combo. Ganda nung Ice Blast plus may Void pa! Matay ata si ILTW. Impale pa, mga sir. Binigay din. Finally. Team Spirit. Nakaabawi na sila dito. Pero Roshan. Okay. Space created. Binigan ba din? Oo. Okay lang yun. Kahit namatay siya. Napatay nga na dito yung Ascar. Well, pinatay nila yung Paces Void, walang Chronosphere, advantage yun sa Hellraiser. However, pero nakompromiso nung ni Lifestealer ha, nandiyan po yung Lifestealer, pumasok na sa Rosh Pit. Dilabanan dito, ganda pa nung Wanning Repeal's Warrior, patay yung Bear. Nako. Ni Ergon. Pero may resummon siya mga sir ha, Nyx. Tumapalag pa rin, ganda nung impale ni Roger dyan, pero Nyx, delikado yung buhay niya dito, pero may armlet po siya, nakapag-invest pa. Dito kay Scani. Sunod yung Bear. And si Panic. Kinabol yung Bear. 300 para dito kay Ascar. At pwede sila mag-Roshan. Roshan. Easy to. Basic na basic. Walang Chronosphere. Inagawan sila ng Roshan dito. Kumbaga. Oh. Okay. Team Spirit sa saan pala Roshan. Free Roshan. Kaso. Binosin lang. Binosin. Nagpapatay pa. Yung Snapfire. Oo. Shoutout kay Boss Magat natin dito. Ating coach. Coach. Coach Ansai. Nasa taas, boss. Ayan, gawin left side. Ayan, mag-share na kayo, guys. Puro like, oh. Nelson Camas. Puro like, walang share. Oo naman, mga boss. Share nyo naman yung live stream natin. Oo, hanggang mamaya tayo dito. Tamang kulitan lang. Oo. Dikit ng laban, ha? Talaga, si Roger, guys. Andito na talaga. Hindi pa. Ano po, standing? Standing lang pa. Parang trial, oo. Siya, trial pa nila dito si Roger. Pero feeling mo ba, dito na talaga siya? Kung okay, maganda yung magiging performance siya sa team, pwede siyempre. Ko sila malakas. Or pwede rin, oo. Oh, kasi pwede wala na rin win strike na disband. Oo. Oh. Ah, Ice Blast. Uy, mga sir. Ako, nag-barrel time na po dito si Nong Grata. Siya. Okay, no? Data po kay Kuya Nick. So, yan. Ice Blast. Delikado pa nga dito yung Team Spirit. Nag-online na yung Ascar. Pati dito si Lifestealer. Naka-desolator na. Sarap. Oh, sarap. Si. Sarap sana, boys. Pero makikita mo yung abandon dito. Di siya nagpa-farm. Kulang pa siya sa item. 18 minutes in. Wala pa siyang at least isang aura item eh. Bloods. Tingnan mo. May wala, wala pa siyang bloods eh. Wala pa siyang bloods. 7-7. Uy. Ayo. Ah, busog ka. Busog ako. Busog. Oo. Oh. baka mayari tayo kay boss. Panic dito, may ano na, talaga na, naging, uy, ganda ng patient na doon. Talaga naging worth it yung kanyang Veil of Discord, ha. Oh, nice. Ay! Ay! Langa, nakrono siya dito. Mortimer's Kisses. Okay. Ano, no? Basta, makakita sila ng target, di nila titiparin yung skill nila. Tsaka, lalo na, pagkorin ang 1 nila dito.
Lalo yung Punk, kasi di mo naman expected na Chrono ka plus Mortimer's Kisses. Ano nangyari? R.I.P. 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 nga si Panic doon. Eh, may post ka sinolokin Lumber. Ayun, R.I.P. talaga yun. Ay, same time! Yun lang na patay naman dito yung Faces Boy. Nalilit na yung cameraman natin, guys. Pasensya na kayo, ha? Shoutout sa mga nanonood. We have no control here, boys. Yes. Pero si Roger, meron na siyang meme hammer. And maganda rin si meme hammer ngayon si Nixasasin dito sa ating patch. Yun din sa talent niya, yun. Pinalitan nga dito yung GPM talent. Gumanda naman yung stun. Yes. Duration. Sakto. Mas matagal yung stun. And ayan na, si Scanny on ni Saskar. Meron siyang Aegis. So naghahanting siya kahit siya mag-isa. Matapang dito yung Askar. Regen. Oh, mani snapper. Ah, ganun pa, alam mo. Alam. Parang, si ano dito, Misha. Maganda din pinapakita din na snapper. Eh. OP na OP talaga yung snapper ngayon. Eh, no? Gamit na gamit, pati sa Civil War, no? Mm-hmm. Lagi yun dapat binaban yan, eh. Oh, yung snapper na yun, eh. Kahit mag-nig sila dyan. Kung di mo kukunin, ban mo na lang, no? Oh. Parang napansin ko kasi, kahit sa mga pro, kahit pati din sa mga, sa Civil War din, kumbaga, pag hindi binan dito yung snapper, okay, oh. Pick na natin agad, oh. OP hero daw, eh. Ganda ng skill set niya kasi, guys, eh. Pero, Saan dami yung pang-dual, eh. Kahit sabihin natin, Nyx, isa sa pang-counter sa snapper, pwede mo siyang i-dual as a support, eh. Pwede mo siyang, pwede mo siyang ipang-partner, eh. Oo. Boom! Sakit nung Ice Blast. Stolen Ice Blast pala yun, coming from the Rubik, ah. Pero si Scanny dito, medyo makunat na din talaga to. Ito ang problema nila, paano nila papatayin itong dalawang cores ng Hellraisers dito? Stolen Ice Blast ba yun? Oh, Stolen Ice Blast. Ah, kaya pala. So, natataka, but... Pinili nga pa eh, di ba? Oo nga eh. Ka-Ice Blast nila. Pero magde-depend dito yung Hellraisers, ha? Hindi nila ayaan. Ayan na yung Askar! May kasamang Lifestealer! Noong grata dito, mukhang nowhere to run ito, macho. Nowhere to run. Wala na siyang ano, kahit mag-tipi siya dito. Nowhere to hide. Plus, oy! Spaceship? Ay, pinutol niya yung coin mga sir! Immersion! Oy, kaso, si Miposhka, isang food trip. Dami nangyayari sa mga pa natin. Oo, oh, ginawang ice pick. Pati si Miposhka doon, pinatay siya ni Ergon, sinulokin na naman. Mm-hmm. And si Immersion. Ah, patay na siya yan. Kamakakatakas, Rubik. So, Panic, sinulokin na naman dito yung Rubik. And Hellraisers, yung numbers advantage ha, sa kanila, pero Chrono! Ayun! Force Kisses, napakalayo! Do Snapfire! Nyx! Pero boy pa rin, dito si Roger! Uy! Biggie! Vendetta, wala silang vision! Wala silang detection, nakupo! And Scanny! Nilalaban na lang yung naka-BKB na Faces Void! Kailangan nila mag-out. Wala nangyari dun sa combo nila na yun. Tsaka na-interrupt din yung Mortimer's Kisses dun sa Spy Carapace. So, na-cancel yung channel dito ni Snapper. So, hindi na tuloy-tuloy yung Mortimer's Kisses niya. Pero habol ba dito si Nyx? Habol talaga yan. Malakas dito yung ano, yung Lifestealer. Ginagat ng ginagat si Miposhka. What? Napakasakit. Killing spree for Nyx. And gusto pa dito ng Hellraisers. Tumalo na naman dito si Scanny. Ay, ang ganun o stun sa low ground. Pero may live dito yung Rubik. Nga dito si Roger pero buhay pa rin. Ang ganda pa ng point, dalawa! Boom! Nice blast sa mukha! And kailangan na yata mag-back dito ng Hellraisers. Medyo maasim na sila mga sir. Oo, kailangan mag-back din. Wala rin mga supports nila. Outnumbered na rin sila dito. Hey, lalaban pa to, lalaban. Ay, out na. Oo, monster kill si player gun. Napakalakas. Ayun ka na doon mag-out yung Panic. Nag-assim sila doon. Baka, ayun na lang mag-push eh. Parang, okay. Kaya na natin pumalag. Fight lang tayo ng fight. Pero yung buy box din kasi. In overextension din kasi dito ng Hellraiser. Parang off call yun. Yung ginawa nila. Kung baka, pwede naman sila mag-push doon eh. Nasiman na lang eh. Oo. Medyo nag-assim sila ng konti doon. Pero maganda kasi sa Hellraisers dito, wala sila hinihintay na big ultimates. Oo. So, compare sa Team Spirit na hinihintay pa nila yung Void, yung Chrono Spirit, Mortimer's Kisses din. Dito tingin ko, coil lang naman hinihintay nila eh. Yung dalawang core nila, magka-right click lang eh. Wala Oscar. Na hinihintay eh. Kumbaga, yung pitasan wise, mas pabora sa, ano, sa Hellraiser. Ayun lang! Si Nyx! Nako po, Nyx! Tumitipin oh! Pa nag-rage eh. Wala siyang TP, ayun lang. May impest naman siya, may impest. Ah,
pag pala naka BKB, hindi nagko ano yung Curse of Avernus, yung silence na. Yung pero Roger, lalaban dito yung Razors. Ang ganda nung cookie. Panic, wala nang mana, pero meron naman siya yung Lasori Orb dyan. Ay, nabash! Yun lang. Dito ng Faces Void. Naku po, Roger! Ay, BKB! Double kill for ILTW. Mapapaback na lang talaga dito yung Lifestealer. Pero nandyan yung Kuni, yun lang. Mahabol pa kaya nila to? Uy, sinlow. Pero siya pa na-slow, naku po! Oh, patay na yan. May Norte Morse Jesus. Magalit na galit. Triple kill para dito kay LTW. Mukhang medyo messy yung teamfight ng ginawa doon ng Hellraiser. Talaga nag-pill sila ng teamfight doon. Kaso, 3v5 situation. Grabe dito yung Team Spirit. Nag-choke. Nag-choke yung Hellraisers. Choke. Grabe dito yung Team Spirit. Napaganda na ng performance ni Askar nung nagka-armlet siya. Oo, no? Kaso doon nag-landslide yung nangyari. Doon sa teamfight na yun. Tsaka yung overextension din ng Hellraiser. Parang, kumbaga, bakit yung pag-alipan nila eh? Yun lang naman nun. Grabe yung Rubik, pero may impale. Yun nga lang, nandiyan si Askar. Na-disarm dito yung Faces Point. And dire-diretso pa rin dito yung Team Spirit. Wala ka silang pakilam. So, disarm yung mga bear. Uy, pero smoke. Back yata, pick back. Uy, Roger, nag-vendetta. So, anong kayang balak niya? Ah, wala. So, kumbaga, nag-scout lang. Ang ganda na ginawa doon ng Team Spirit. Nag-disiplina muna sila dito. Pick back lang yata sila dito. Mukhang kukunin lang nila yung mga farms. Dito sa may triangle camp. Salamat sa mga nanonood dyan, guys. I-share na yung live stream. Para live naman stream. Na dumami tayo dito, guys. Siyempre. Kaya gusto rin ma-jumoin na kayo sa lupon ng Wombo X Combo. Yung ating group sa Facebook. Pero ang bilis pumasag ng Team Spirit. Talaga, uy! Sinulukil pa ni ILTW. Ginamit ba yung chrono doon? Hindi, hindi. Cooldown yung chrono niya doon. Ginamit, no? Oh, ginamit niya, ginamit niya. Ginamit niya. Ginamit. Kasi meron siyang Arcane Rune, so medyo mabilis-bilis yung cooldown niya. Ako po, wala silang pack. Paano sila magde-depend dito, mga sir? Team Spirit is doing it. Out lang muna. So, pack, wala din. Down for count. Yung Berk, pupunta pa siya dito sa tier 3. So, no, no. So, makapag-defend pa rin. Grabe, mga Betlers natin dyan, kinakaba na. Shoutout sa 204 viewers natin. So, kung bumaba ngayon, no? Wala nang Autobots. Wala nang mga Autobots. Autobots transform. Wala nang Autobots transform. Nakakompromiso na yung Autobots. Ano na? Decepticons na sa akin. Decepticons na. Hindi ko alam. Wala kayo doon. Ako, wala lang. 13-19 tayo. 4K. Advantage para sa akin ng Team Spirit. Kasi ito, may pipe na dito si Abaddon para doon sa Ice Blast manigit yung damage. Ano na? Ito, ano item na Snapper? Hindi ko makita. Ayan o. Meron siyang, okay, words. Wala pa siyang core item dito at least. Pero si Roger nag-scout. Uy, naku, na Savage Roar! Pati si Roger! Uy, naku. And ang ganda ng cookie dito kay Askar. Nalip pa siya ng Rubik. Naku po, na-focus lang dito yung Askar, mga sir. Pero Roger, nahuli na dito si ILTW! Hindi na nagising! Naku. ILTW will fall nung grata, hinahabol pa dito. Kailangan na talaga ipop yung barong time niya. Kaso nga lang napapalibutan na sa nalimang heroes ng Hellraisers nung grata. Ice dead! Where are you going? Double kill pa para dito kay Lifestealer. Grabe naman dito yung pinapakita ng teams ng Hellraisers, ha? And open yung Roshan. So, mukhang free Roshan to sa Hellraiser. Ang ganda ng ginawa din ni Roger, Roger, yung stun niya plus yung Meteor Hammer, hindi nakagalaw, hindi nakapagtayong mong dito si Faceless Void. Eat bulaga talaga, sabi ni Roger dito. Eat bulaga. Eh, kita mo yung pinokus nila dito si, ano, si Askar, wala, parang wala silang damage doon, no? Kulang eh, kailangan nilang Chrono Spear para hindi siya mag-toggle, pero... Junot. Oo, Junot na din eh. Pero speaking of Junot, AC na dito si Lifestealer. Ako, itong sakit sa ulo dito ngayon ng Team Spirit. Itong next assassin Lifestealer combo. Kailangan nila ngayon ng maraming vision. Ayun, speak of maraming vision, no? Mga sentry, ayun, no? Sa baba na naman, no? Mga angat-angat na naman, no? Ay, di nga lang tumama yung ano, stun, pero okay lang. Kita mo naman yun, no? Nag-prepare siya ng Scarapace para
kahit papano kung i-atake siya ng bear, magkakarapis yung bear. Pero nahuni nila dito is yung hindi naka-bear form na Londruid. So, lang. Sobrang lambot, lambot. Yan. Lambot. And may gem. Oh! Panic! Where are you going? Ay, na-halburn! Na-halburn! Boy pa rin! Ay, kaso may lift dito. Yung Rubik. Pero kailangan mag-out ng Team Spirit. Oh, same time! Oh, fish yan! Nahuli pa dito! Patay dito yung Snapfire. And si Roger, nasa likod mga sir! Nasa likod si Roger! Wala na naman vision dito yung Team Spirit. Kulang sila sa detection. Kaya di sila nag-spam ng sentry. Kahit papano, kahit dun lang sa top. Kahit man at this is ang sentry para makakuha ng information dito. Ayan, may sentry nga lang dito yung Hellraiser. So, para in case kung may ward man dito yung may Team Spirit. May gem sila ka mo. Oo. Oh. Nakay Roger, may gem pa sila. Ready na sila dito. Oh, hirap nito ha. Yung may hawak pa nung gem, yung may invi na skill. Oh. Hirap patayin yan. Tsaka mag-stay put lang naman dito si Roger. Vendetta, kuha lang siya ng vision. Oh, tapos naka-SB ba dito si Faceless Void. Parang di nagiging worth it din yung SB niya dito. Hindi talaga yan, no. Eto na. Naku, sila pa nga nabaraksan. Team Spirit. Ay, naku po. Sila pang nabaraksan dito. And grabe dito si Nyx. Gat-gat lang. Life Stealer. Okay, so at least secure na dito yung rocks. And tier 3 sa top. Grabe naman ginawa dito ng Erasers. What a turnaround by them. Kaso ito. So yan, so tonic na dito si Huskar. Ito talaga hinihintay niyang item. Lambot din ito pag na ano to, na stun agad ni Nyx, no? Pag hinahinating ulit nila itong Faces Void. Pag ina... Ano na? Ano na na? Ano? Ano na? Ano daw pangalan mo sa Korea? Patay. Hala ko, may comment. Shoutout kay Ace Ching. Ayun, no? Kaya Ed Molina. Shoutout sa inyo lahat, guys. I-share nyo na yung livestream natin habang maaga pa. And the best of 3 to. Best game 1 pa lang. Mga basic ups. Oo. So medyo stay put lang muna yung Team Spirit. Di sila mga rondo sa mapa din. Kinukuha na rin dito ng HR yung mapa eh. Plus yung Aegis advantage nasa Hellraiser. Lifestealer, naku, abyssal blade na to. Tapos may Nyx pa. Pag nating agad dito yung Void, no? Talaga wala siyang kawala. Oo. Kailangan din mag-iingat ng Void. Plus, kailangan lang madami na madaming detection dito yung Team Spirit. Kasi sinusundan niya yung lahat. Kumbaga parang architect ka dyan eh. Paano susungkitin yung wire? Ayan, parang ganyan. Sinusundan niya lang oh. Nagahanap. Kaso ang ganda ng pwesto dito na yung Team Spirit. Ay nako, alam na ni Roger. Wala yata siyang TV. Lalakari niya hanggang dito sa gitna. Habang pinapatay dito yung Huskar. Narog dito yung Huskar. Medyo masakit. Pero may Aegis naman siya dyan. Lumabaw with the Satanic. Nasa yung damage. Wala siyang damage. And nandyan na si Roger. Nasa likod lang. Nasa likod. Ah, napag-SP. Kita niya lahat. Kita niya. Wala siyang detection. Oo. Ay, naku. Wala kayong detection. Naku po. This is bad. And naku, parang silang hindi ready dito. Ayun, TW. Na coil. May BKB siya dyan pero hindi siya makatimok because of the coil. Pero yun na nga, mamamatay muna yata dito si Lundrata. Pero tinipian sa mukha, wala silang pang-cancel. Wala. Eh, namatay lang doon yung Lone Druid. Pero sobrang worth it yan. Worth it. Napa-BKB mo yung boy. Wala na din borrow time to nga ba doon. Patay pa yung Lone Druid, walang buyback. Kaya gusto na mag-push. Plus meron pang Aegis, nagpa-plan dito sa Tanic. So, fully held lang dito si Huskar. Oo, mo yung tower, kahit walang kwenta dito yung repair kit. Indeso plus yung armlet. Oh, wala. Easy rocks pa para kay Yannick. Sobra, may deso pa yan, no? Desolator, kahit may repair kit, oh. Wasak, minawasak lang ng dalawa dito. Nira-right-click lang. Oh, talip naman dito si Fanny. Spare na yung Aegis. Para Aegis, sato-sato, pero wala yata pakalam dito yung Razer. Wala. Isa na nalang tabusin to, mga sir. Easy, Rox. And mag-aganims pa dito si Huskar, oh. Yun yung single. Single call, single call nga. Kita na naman sila dito, mga sir. Nahuli na naman si RTW. BKB, kaso namatay Rubik. Ay, Chrono Spear. Ang ganda nung Chrono. May 44 skises, pero sobrang kunan nung Huskar. Hindi siya mamatay-matay.
Paano nyo papatayin dito si Scanning? Tumalo na naman! Ergon, delikado! Mamamatay na naman yung Lone Druid! Si Scanning dito, immortal! GG! Hindi mamatay-matay yung Askar! Yun lang. Kahit ano na pinakain kay Askar, binoyin kinrono na, kinuki na, in-snapper, Mortar Force pieces na wala pa rin. Oo. Wala din. Kumbaga, hindi effective yung combo dito ng Team Spirit. Kasi ang pang-follow-up lang nila is yung Mortimer's Kisses lang dun sa Chronosphere. Pero kung makita mo sa laning stage, lamang dito yung Team Spirit, pero hindi nila na-capitalize. Nag-umpisa lahat yan nung nagka-armlet dito si Askar. Then nagpatuloy yung momentum dito sa Hellraiser. Grabe. Boss Rev, patingin nga ng mga ano, wala silang sentry, no? Oh, yun yung isang factor nila, wala silang detection. Wala mga vision, mga kuya mo dito. Kahit man Nyx, yung Nyx nga, sobrang free mag-stun eh. Hindi nila makita kung saan mag-rotate. Dami, parang di ramdam, no? Oh, di rin ramdam, tsaka, okay, meron then napatay nila si Roger, nakuha nila yung gem. Mm-hmm. Ay, hindi. May gem si Roger. Hindi, bumili din sila ng gem, no? Mm-hmm. Early gem dito si Roger. Pero hindi ramdam yung mga hindi ramdam yung mga yung dami yung dami na binili pala eh. Oh, times 18. Time, oh, tapos ito. Immersion times 6. Sila bumili ng gem. Oo nga, nakakuha pala ni Roger yung gem. Oh, sa kanya yan. Sa kanya yung gem. Kay ano pala yan? Kay Misha. Kay Misha. So, di ko rin napansin eh. Kasi kanina din. Parang may parang yun din yung kinatalo nila eh. Diba? Kasi early Shadow Blade dito sa LTW. Meron din Glimmer dito yung ano. Parang nung nakuha yung gem, doon na tilt siguro dito. Parang downfall Team Spirit. Eh. Oh, na tilt siguro dito yung Team Spirit. Nung nakuha yung gem. Kasi kumbaga alam mo na eh. May SB dito yung Paces Void. Bosset ka na eh. Paano, bumili pa ako ng SB. Nasa kanila pala yung gem. Tilt ka na nun, di ba? Pero grabe dito yung laban ha. Oo. Oh. Careless yung Void. Wala na silang ibang pang-setup. Hindi maganda naman sana. Kaso siguro may mga factors din dito sa sign ng Team Spirit na na-bad trip sila. Katulad nung naagaw nga yung gem. Oh. Diba? Pag naagaw kasi yung gem, mahirap na to eh. Lalo na Nyx Assassin yan. Diba? Oo. Tsaka maganda rin yung performance dito ni Roger. Tsaka yung pag-pick off niya dito. And si ILTW lagi na pick off niya. Oo, si LTW pa, hindi na pag-BKB. Pero yun na nga guys, yun nangyari. Ganyan talaga, may nanalo, may nanatalo. Ay, huwag kayong sometimes matitil. You lose, sometimes you win, that's it. Oo, yun lang yan. Parang MMR lang huwag yun. Huwag niyong pahirapan ng mundo natin. Pero game number 2 guys, ha? Magbabalik tayo dito sa Kuya Nick. Diyan lang kayo guys, ha? Game number 2 pa. Mahalin yun, bumawi ang Team Spirit. Magbabalik kami, mga sir. Win of pain!